day number 5, and we're headed to the parade location. Probably a 500,000 people in town today to preach one more time to the lost of Naga City. But godliness is mas pinaka profitable. Ngunit ang pagiging makadiyos ang mas mainat. Disqualified sa langit. Kung meron kayo maraming bisyo pa, disqualified sa langit. Kung meron kayo maraming boyfriends pa, disqualified sa langit. Grabe! Kung cigarette smoker ikaw, disqualified! Kaya mas maganda na ikaw ay maayos ang pangangatawan. But it's better to be like Jesus. Ngunit mas mainam maging katulad ni Jesus. Because you can be in good shape but still go to hell. Ngunit pero ikaw naman ay maging maayos ang kalusugan mo pero pwede ka rin pumunta sa impyerno. But to be with Jesus sa langit, you have to be holy. Ngunit kung para ikaw ay makapunta, makikasama niya ito, kailangan mo ang maging banal. The Bible says, ang lahat ay nagkasala, nanga at hindi nakaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Nasabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos talaga. Kailangan magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Mga young people, mga kabataan, God wants to change your life. Nais paguhin ng Diyos ang inyong mga buhay. He wants to transform you into Bible preachers. Gusto niya kayong paguhin, gawin mga kabataan, turo ng salita ng Diyos. But your sins are disqualifying you. Ngunit ang iyong mga kasalanan, so kailangan magsisi kayo at sumunod sa kanya. Today, kailangan niyo magsisi at sumunod sa kanya. Become a follower of Jesus today. Born again is not a religion. It's what happens to you when you experience Jesus. When you experience Jesus, He will change you. And your life will be bago ulit. You understand? Bibi, paano pa kita ni Bibi? Ganda. Ayun. Mga kapag isang taon, ay meron kang
sampung taon, or 30 years or 60 years. Pero ang buhay natin dito sa lupa ay paghahanda para sa eternal life pagkatapos mamatay. What will you do on Judgment Day? What will you say to Jesus on Judgment Day? Itinakda sa mga tao na minsan na lang namatay. At pagkatapos ay ang paluko. Are you getting ready? Are you preparing yourself? Naga ba? Pinaghahanda mo ba yun? Or patuloy kung ginagawa ang gusto mong gawin sa buhay mo, patuloy ang kasalanan. Dahil kung patuloy kang magkakasala, ang sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kung ikaw ay tumatamba sa Diyos-Diyosan, hindi mo pinapriority si God sa buhay mo. Narinigin mo yung kwento tungkol dito sa mga lupin na to. Yung iba ay yung ibang lupin ay ginagamit sa pagpapaiwakan. Maraming gamit na meron sa kwento. Sa infierno, mas mahabang, mas malaki smoking section. Ang Biblia ay being filled with God's Spirit and be not drunk. Allow what marami kayo ay pumasok sa simbahan kung minsan. Ngunit ang problema ay marami kayo ang buhay mo hindi bago pa. Simbahan, beer house, simbahan, maraming chicks, simbahan, sabongan. Amen. Ang pila sa loto, ang pila sa sabongan, ang pila sa casino, ang pila sa mahjong mesa, mas mahaba kaysa sa pila sa simbahan. Bakit ganyan? Dahil marami kayo, you love sin and hate God. Ang Biblia ay nagtuturo, if you love God, you will obey sa kanya. Kung puso mo belongs sa kanya, talaga. If your heart belongs to God, talaga, you will go sin no more. Sinabi ni Jesus to the woman caught in adultery, go and sin no more. Ang prutas, the fruit of ang tunay follower of Jesus. Ang prutas of a true follower of Jesus, they will go and sin no more. Kaibigan, pag namatay ka bang ngayon, saan ka pupunta? Ano yung sasagot niya sa akin? Siguro sa langit, siguro sa impyerno. Siguro yung iba sa inyo ay hindi alam kung saan pupunta. Hindi kami siguro. Jesus created the universe. Jesus ang gumawa ng sanlibutan, ng kalawakan. And he's coming back again. Sa inyong darating, babalik. If you're not ready, mamaya magsisi talaga. Kung kayo'y hindi handa, kailangan magsisi kayo. And then become a disciple of Jesus. Kailangan magsisi. Become a student of the Bible. Kayo'y maging estudyante. Not just reading it, but maglingkod ang lahat ng mga ito. Hindi lang basta basahin ito, kundi kailangan maglingkod. Letting God's word change your life. Kailangan mo na ang salita ng Diyos, lumubog sa inyo, patuloy na ang Diyos. Because Bible
Well, Ishko just sat herself down in what would be called the den of thieves. This is the debating corner, and these old men, they basically live to just debate, but they really have no desire to change their life. They have no intention to be transformed by truth. But it's our last day, so she's going for it. And this is another one up here. He's a Virgin Mary loyalist. He is convinced that Virgin Mary is just everything. And he has spent his life studying the life of the Virgin Mary. But the Bible says there is no other name given among men whereby we must be saved than the name of Jesus Christ. It's at the name of Jesus Christ that every knee shall bow and tongue confess that He is Lord. Certainly Mary did a great, great work. But even Mary, if she was alive today on earth, she would point all men towards Jesus. In the book of Colossians, it says that through Jesus, the earth was created. All things are by Him, and without Him, nothing was made that was made. And so really, Jesus is Lord, and Jesus is God. And that's why we've been preaching here for 5 days. Sa kulungan. Mga kapahat, Kristo po ay hindi nagkasala, hindi tayo. Dapat tayo ang ipako sa krus sa kampanyo. Dapat tayo mga tao ang ipako sa krus, hindi sa Jesus. If you're not ready, you're in big, big trouble. For 20 years, I was not ready. For dalawang buong taon, patuloy ay rebelde sa Diyos. Running from God, loving sin. But at age 20, nagbalik loob sa Diyos ako. I was born again. Woo! The Bible says, except you be born again, hindi pwede pumasok sa presensya ng Diyos. Buhay ay wala pa rin pag-asa. Kanilang buhay ay puno ng tuhod. Nagdadala ng bagong religion. Kami po ay nagpapahaya ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong Biblia, yan po ay inyong basahin at inyong pagpapahayin. Ang Biblia po ay para sa lahat. Hindi po sila dapat iglesia ni Kristo na ang Biblia ay dapat mga minister na lamang ang magpapahayin. Siya ay banal. Kailangan banal tayo din. So magsisigil and surrender to Jesus Christ. Kristo ay namatay sa krus. Hindi si Maria ang namatay sa krus. Totoo, ginamit si Maria ng Diyos. Pero hindi si Maria ang nagligtas sa atin. Hindi si Maria ang namatay sa krus. Hindi si Maria ang umako ng ating mga kasalanan. Si Kristo ang namatay. Excited about Jesus! Yeah! Okay?